Try naman natin itong Suzuki 1050 Bistrom DE. Ano? Wow, same lang din lang pala siya ng ano, nung DAS ng ano nung 800DE, same na same lang siya mga kababe. Oh. Ang pinakaiba lang eh, mas maraming gas nito mga kababe. No? At 8768 na tinakbo ng motor na ito. Pakialaman natin, mode 1. No? Mas malakas yung 1, akala ko. If I'm not mistaken, mas malakas yung 1. Ulit-ulit na naman eh. Pwede siyang oak, may gravel din. Tapos height. Mas mataas yun. Mas mataas yung height ng alam. 800DE. Ito medyo tip 2 lang ng konti. Doon sa kabila tip 2 ng tip 2 tayo. Ha? Game. Oh, ay mo ha. Iba yung ano. Iba yung galit ng makina nito. Ha? Ito ay 1,000 mahigit. Sisip. Oy! Mas may galit yung ano, yung 800DE. Oh, siguro sa mali lang ako ng traction dito. Nice, malambot din ang suspension. Siyempre, adventure bike eh. Naka-quick shift ba to? Try. Ay, quick shifter baby. Try natin kung naka-auto book din. Gumagana naman. Ewan ko may auto blip to pero gumagana eh. Hindi siya masyadong galit pero napaka-cool ng motor na ito. Yung DE parang galit na galit eh. Ito kasi matulin to. May tropa tayo ko shoutout kay Kaleo na naka 800, ah, naka 1050 rin. XT. Ito, 1050 DE. So, latest na to mga kababe, hindi siya XT. I'm sorry. Mamaya ka! So, same lang siya ng ano, ng pinaka-panel ng DE. 800D, same na same. Yung position ng kamay, hindi nagpapanlayo, mataas din. Komportable ng position ng katawan, napaka-upright natin. Ay! Palangani naman sila yung kuwi. Yun, nasa third gear ang forever. Woohoo! Ang lakas, baby! Ay, may auto blip. Swabe yung ano eh, yung release ng ano. Pagpunta from 4th gear to 3rd gear, swabe. Parang wala akong naramdaman. Takas ang brake oh. Nice, natunog. So mga kababe, tinetest ride natin to para ma-experience natin ang motor na ganire. Para if ever na tayo mapaibig sa ganitong adventure, eh, meron tayong choices. Alam na natin kung ano yung kalidad ng motor ni iyong pipiliin. So parang mas bagay sa akin to. So ito, high speed, wala kang hahanapin eh. At yan mga kababe, nag-i-enjoy ako sa motor na ere. Ganda ng handling oh. Yung position ng paa eh, gusto ko. Oh. Para ako naka-sports bike, tapos ito may sarili na pala itong crash guard. Yun oh. O. Nice. Nice! Pag nakatayo! Aba! Aba, swabe! Sorry na sir! Trip ko lang tumayo! Lambot! Ayos din pala yung ano, side mirror niya. Medyo maluwag lang itong isa. Ganda ng power. Lakas ang brake oh. Baby oh. Sabi.
takas o. Oh. One finger breaking. Ayun, tangkad. Ayos! Hindi ko mapapagod sa motor na to. Taas. Ah! Hindi pala siya mas ano, hindi pala mas mataas yung 800D. Halos same lang sila ng height. Akala ko mas mataas yung 800D. Nope. Ang ano lang ito, siyempre mas mabigat ito. Kaya pag nakatayo, itatayo, mas mahirap itayo ito ng konti. Yung magaan yung isa eh. Ay, sarap! Pagkakasama mo ay mga yung mga GS, mga multistrada, kasabay ito. Wow, sarap sa banking, baby! Power kasi nagamit natin kanina yung ano eh, yung 800T so yung power parang hindi nagpapandayo eh. Nope. Hindi malayo, hindi masyadong malayo yung presyo nila, pero yung power parang hindi masyadong nagpapandayo. Malakas yung 800T, ito malakas din naman, kaya lang siyempre hindi pa natin ma-consume ang power nito kasi nasa barangay road po tayo. Masaramdam mo power nito pag nasa expressway. Maraming ibubugay ito eh. Yeah, baby! Siyempre, ingat lang tayo magmaneho dahil ang motor! Pa-test ride lang sa atin, baby! Gusto ko talaga yung ano, yung anggulo ng patong ng paa natin dito sa footpeg. Sarap talaga. Kapag ikaw ay nagsasama na sa sports bike tapos makakatikim pa ng ganitong adventure, mapapaisip ka naman talaga. Wow! Power delivery, baby! Tumulundag yung ano, yung DE. Sarap! Sarap pag-iwag-iwag. Nope. Ang GS ang di pa natin natitikman eh. Takas ng brake, baby oh. So yung technicality nito, hindi natin na mati-discuss na. Basta test ride lang tayo, baby. At napaka-ikli ng oras natin. Kung ito nagamit natin ng isang maghapon, magagawa natin ito ng mas magandang review, baby. That's power, baby! That's power! Nice! Nice experience, baby! Ay, babos! Babos sa'yo!